Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So for this video, i-unbox natin at i-showcase itong PFS 100 Impulse Sealer. So stay tuned guys! So welcome back guys! So ngayon, bago natin simulan yung unboxing at showcase ng PFS 100 Impulse Sealer, i-announce natin dito kung sino yung nanalo ng giveaway natin ng TWS L21 Pro. So, ang winner natin sa August giveaway ay si Jadel Vicencio. So, kung nanonood ka, Jadel Vicencio, bigay mo lang sa amin yung FB link mo para malaman mo yung mga details kung paano mo i-claim yung prize mo. Yan. So, simulan na natin yung unboxing. Kaya ako bumili ng Impulse Sealer kasi gagamitin namin to ng asawa ko sa bago naming negosyo. So, tingnan natin kung ano pa yung makikita natin sa box. So, yung PFS 100 na name niya, tapos yung Impulse Sealer, sa gilid, source niya daw is 220. So, rekta na. Pwede na natin isaksak dito sa mga outlet dito sa Pilipinas. At sa likod, same design lang yung makikita natin. So, habang binubuksan ko to guys, bibigay ko yung link nandyan sa description box kung saan ko siya nabili. Bali, sa Shopee ko to nabili. And yung presyo naman niya is iba't iba. Depende sa kung gaano kahaba yung bibilhin nyo kasi may iba't ibang sizes to eh. So, makikita natin sa loob yung instruction manual niya na syempre, kailangan nating basahin para alam natin kung paano natin i-operate yung device. Ayan. So, may mga nakalagay dito ng mga ibang unit. Iba't ibang klaseng unit kasi siya. Depende sa haba. And English naman yung instruction niya. So, tatabi na natin yung instruction manual at ilalabas na natin yung mismong pang-seal. So, lagyan natin yung box sa likod. And, nung binili ko to, maayos naman yung pagkaka-package kasi naka-bubble wrap siya and maayos namang dumating. Hindi naman durug-durug yung karton. Ayan. And sa loob ng box, meron pa siyang kasamang extra heating element. So, ito yung nandito sa ilalim para hindi masusunog yung plastic pag sinipit natin, guys. Ayan. Tapos, ito yung umiinit na bakal sa loob nito para, yun nga, ma-seal yung mga plastic na isi-seal natin. So, may free tayo na extrang isa. So, basic lang naman tong PFS na to or yung plastic film sealer. So, parang malaking stapler lang to. So, meron siyang handlebar dito sa taas at meron siyang rubber handle kung saan pwede natin pindutin para gamitin pag magsisil. Tapos, yung heating element niya na may capacity na 0.2 mm yung kapal at kayang magsil ng 2 mm yung lapad, guys. Meron siyang heating time na 0.2 seconds to 1.5 seconds. So, ganun kabilis uminit yung sealer. At yung actual na bigat niya is 1 kilogram. Dito naman sa bandang kanan, meron tayong pilot lamp kung saan iilaw siya pag gumagana yung device. So, pag sinipit natin ganyan, iilaw to, signal na gumagana yung device. At yung ating timer knob para malaman kung gano'ng katagal. Iinit. Yan. So, pinakamainit syempre, 8. Sobrang tagal ng seal niyan. Halimbawa kasi, ginagamit natin tong timer knob na to para malaman natin kung gano'ng kainit, depende sa kapal ng plastic na isi-seal natin. So, para hindi kayo malito, yung 100 mm is yung pinakamaliit na unit. Yun yung binili namin. So, yung 100 mm is equivalent to halos 5 inches or 13 centimeter. Yan. So, para hindi kayo mahirapan guys, para malaman nyo yung talagang actual na seal na kaya niyang gawin. So, te-testingan na natin yung device. So, ngayon guys, nakasaksak na yung device sa extension namin on may power na siya. So, pag tinestingan natin siya, sinet ko sa number 4 kasi hindi naman ganun kakapal yung plastic na isi-seal namin. So, pag pinindot natin siya, makikita nyo may ilaw dun sa ilalim. So, naka number 4 tayo. So, yung degree ng pangsunog niya is number 4 lang kasi yung susunogin nating plastic is manipis lang. So, ito yung plastic na gagamitin namin pang-seal doon sa mga ibebenta namin sa Shopee. Yan. So, sample lang na natin to. So, makikita nyo, seal na yung plastic.
So, ito yung gagamitin ko pang seal dun sa binibenta ng asawa ko para sa bote. Ayan. So, nakita nyo, na-seal na yung plastic. And, hindi na ako mahihirapang i-blower yung seal niya kasi nakadikit na ng maayos. And so, testing na natin. Isa pa. Tapos, testing na natin yung sa may tubig para tignan natin kung talagang na-seal yung plastic. Ayan. So, maling kamay yung ginagamit kung hindi nyo makikita yung ilaw. Ayan. So, nakikita nyo guys, umiilaw. Tapos, namatay na siya, di ba? So, seal na yung plastic ulit. Ayan. So, testing na natin sa may tubig. Ayan. So, ngayon, yung titesting na naman natin yung plastic na may tubig. So, titingnan natin talaga kung masisil siya ng todo. Dahil mahaba masyado yung plastic namin. Ayan. So, sisil ko na. And so, na-seal na natin yung plastic. Hindi nga lang perfect kasi syempre hindi pa ako sanay masyado gumamit nito. Pero na-seal niya hanggang dito sa dulo. So, tingnan natin kung tatapon yung tubig. Ayan. So, pag sinide natin, so talagang na-seal niya yung ilalim kasi wala nang nag-spill na tubig. So far, working as intended naman yung binili kong generic na PFS plastic sealer. So, 100 mm. So, sana yun sa mga naghahanap na gagamitin sa negosyo nila, sana nabigyan ko kayo ng konting knowledge or information sa kung anong gagamitin yung sealer. Ngayon, kung bibili naman kayo or interesado kayo, pwede nyo gamitin yung link dyan sa description box sa baba. So, sa Shopee lang yan, guys. Kasi mas mura sa Shopee. And yung presyo nya is 340 pesos. Yung pinakamura, itong 100 mm. Ngayon, madadagdagan yung presyo depende sa kung gaano kahaba yung bibilhin nyo. Yan. So, recap ko lang, 5 inches yung actual sealer niya or 13 cm or 100 mm. If you like the video, guys, don't forget to like it and subscribe for more Pinoy Tube videos. Thanks for watching. Bye!